Hello, good morning everyone. So, welcome back sa ating YouTube channel. So, may report tayo as of today. Okay. So, yeah. So, today po is February 27, 2020, 9:30 ng umaga. Okay. So, may report tayo dito as you can see. Ito po siya, guys. Oops. Ang camera natin ay malayo. Ayan. So, ito po yung ating i-refer. Yan. So, ito po yung refer natin. So, kay Sir Pacardo Paulo. So, from Progreso Street Poblacion. Sa ano po siya? Camarines Norte. So, yan po yung ating refer natin. Abaya Albisi po, pinadala sa atin dito sa Taguig City. So, ipapa-refer niya po. Yan. So, yan po ang ating mga refer. Always, pinadadala lang po around Philippines, pinadadala sa atin dito sa Maynila para i-repair po natin yung kanilang mga laptop, motherboard. So, yan po ang ating services offer for our repair. Okay, sa mga gusto pong magpagawa, ipadala nyo lang po sa akin yung inyong mga item. Message lang kayo sa Facebook or YouTube channel ko kung doon nyo ako nakita. Yan. Okay. Yan. So, doon na po kayo sa trusted magpagawa. Yan. Kung may malapit kayong kakilala at hindi naman talaga marunong, huwag nyo na ipagawa, guys. Alam nyo kung bakit? So, sharing ideas. Yan. Marami kasing nagpapagawa po sa atin ng mga video card and laptops galing sa ibang technician. Yan. So, yun ang nangyayari po. Hindi po nagagawa. Then, lumalaki po yung gastos ng mga customer. Halimbawa po, salip na ang repair cost po ay 5,000 lang. So, nagiging 10,000 po. Madudoble. So, ganun po yung nagiging issue. So, may mga repair po kasi tayo dito sa likod ko. So, Gigabyte RTX 3070. So nag-inquire sa atin dahil malayo daw tayo. So, pinagawa dun sa malapit. Unang nag-inquire sa atin, guys. Ngayon, sabi ng customer, ayan, mas malapit kasi sir dito kaya pinagawa ko. Problema, hindi nagawa. So, ngayon, yun yung issue. Dahil hindi po siya nagawa, lumaki yung bills niya. Dahil maraming na-damage. Maraming nasirang piyasa. So, ganun kasi yun eh. Minsan, ibaling malayo, basta't eksperto naman pagdating sa ganung bagay. Hindi kailangan tipirin. Pero, ganun talaga. Minsan kasi, hanap din ng mas mura. Kasi mas, yun. Namumurahan kasi sila. Mura kasi yung single eh. Sa atin kasi, talagang may price tag. Or, tinatawag na, may expertise piece. Yan. Tapos, uso ngayon guys, dahil maraming naglalabanan sa mga customers, maraming kagaya ng mga SM, siyempre, mahal ang mga renta nila, kailangan kumita. So, nauso ngayon yung no fix, no pay. Yan. So, yun yung panlaban nila. Isang promotion o marketing strategy nila, no fix, no pay. Yan. So, yun yung marketing strategy nila. Ngayon, patuloy sila doon. No fix, no pay naman eh. Eh, sa atin kasi, hindi sila patol kasi may diagnosis fee. Kasi nga, eksperto tayo dun eh. Kaya nga, hindi ako nag... At marami tayong customer. Yan yun ang sikreto eh. Kaya, naibayad lahat. May diagnosis fee tayo. Yan. Kasi yung mga no fix no pay guys, pang walang customer lang yun guys. Or, madaling salita is marketing strategy po siya. Yan. Ganun po siya. Marketing strategy. Na halimbawa, dahil walang-walang customer, so pwede natin kasing gamitin yon. Promotion kasi natin yun eh, tawag doon. Or pwede nating lowest price, yung repair cost. Yan. Isa yun kasi sa marketing strategy. Siyempre, ikaw namang itong si customer, mura. Dito na napagawa. Lapit pa. Kaya ang problema, hindi naman siya ganun karunong. Yan. Kasi marami nagchat-chat sa akin ganun eh.
Nauna tayong i-chat. So, nag-inquire ta atin, pero hindi sa atin pinagawa. Tapos ngayon, nag-chat uli sa atin. Minsan, ginagawa ko doon, lalo't pag mga hindi makausap, hindi maayos kausap yung mga customer. Kasi merong ganun eh. Yung mataas yung pride, mataas yung ano tingin nila sa sarili nila ng mga customer. Yung akala may magaling yung magaling siya, pero hindi naman. Meron ko yun. Minsan, hindi ko na siya tinatanggap pag nagpinagawa na sa iba. Kasi nakita ko na kasi yung ugali nila na ganun. So, issue pa kasi yun. Problema. So, hindi naman siya kawalan sa customer. Siyempre, parang ganun lang. Kailangan lang din kasi i-filter ang buhay. Kung alam mo naman na magkakaproblema ka, so, huwag na nating tanggapin. Ganun kasi sa mga technician. Minsan, hindi ako nagtitik ng risk sa ganun eh. Yung mga magiging problema. Kasi, yun ay napagdaanan na. Sabi nga ay experience na. Kaya, hindi na dapat balikan yung mga ganun bagay. Sabi ko, inerean ko, sir, paggawa mo na lang, sir, sa iba. Kung hindi kaya ng pagpagawan mo, tinatanggihan ko na kasi. Lalo pag hindi maganda kausap. Kasi, mahirap yun eh. Na-experience ko na yun, yung mga ganun. Kaya, marabang, ano na ako, yung dalandala na. Ulit-ulit na lang ba? Kasi, hindi naman, ano yun eh, marami naman kasing customer na talagang marunong, talagang nakakaintindi. Yeah, doon tayo sa customer na quality. Kasi tayo, hindi tayo nawawalan ng customer, guys. Solido tayo eh. Yeah, solido tayo sa mga customers. Marami tayong customer. Kaya, sa atin, professional piece talaga yung minabayaran. Talagang, ano, hindi na ako nagpo-promo na no pics, no pay, marketing strategy, hindi na ganun. Talagang kasi may bayad. Kasi sayang kasi oras, guys. Video card, re-repair natin. Kaganyan, bibidyo natin to. So, magra-run yan ilang oras hanggang sa ma-repair. Magawa't hindi. Sayang oras. Hindi ka kikita. Pag ganun. Not economically. Pag ganun, guys. Yan. Kaya, so, pabayan na natin yung mga no picks no pay sa mga walang customer. Ganun lang yan, guys. Yan. Pabayan na natin dun sa walang customer. Para naman magka-customer sila, guys. Ganun kasi yun eh. Siyempre, mga technician, bigayan lang yan eh. Promotion nila yan eh. Sa kanilang marketing strategy ng Pixabay. Sa atin, wala tayo doon. Sa atin ay eksperto yung ating pinahira. Ayan. Andun tayo sa tinatawag na premium services. Ayan. Andun tayo sa premium services. Parang ano lang yan eh. Ganito yan, guys eh. Kagaya nito, yung repair ko, no receipt ako, guys. Walang resibo. Kasi nga, freelancer ako, guys, eh. Technician. Eksperto, pero freelancer lang. Kasi galing na kasi ako sa ano eh, technical department talaga, yung may business permit. Nagtrabaho na kasi tayo sa ganyan. Ay, sa akin kasi, hindi ko pa na ina-attempt na magtayo ng sariling negosyo na may business permit. Yung bang nasa labas. Ayan. So, malapit na rin siguro balang araw. Kasi may mga naghahanap din naman kasi na customer na may business permit. Yung may kailangan ng OR. Meron kasi especially in governments. Kailangan nila ng OR. Yan. So, tayo kasi walang OR. Yan. Pero may acknowledgement receipt lang. Yan. So, yun yung advantages ng iba. Kaya may from ano sila, ganun, ganun. Kanya-kanyang ano lang yan eh. Strategya sa repairing cost. Yan. So, ganun lang naman siya. So, tayo kasi, eksperto na sa pagre-repair ng video card. Ngayon, kung yung magpapa-repair, eh, kailangan ng expert o talagang, ay wala naman tayong OR. Okay? So, hanap dun sa iba. Ganun lang naman yan. Bigayan. Para ano ba, yung lahat ng technician, so, hindi naman dapat sa atin lang. Meron din namang para sa kanila. Gaya yung mga naghahanap ng OR, ganyan. At tapos yung mga naghahanap guys ng mura, kaya no fix no pay, kaya nga, ganun eh. Option nila. Option ng mga technician. Ng mga customer. Ayun. Ngayon, magiging ano na lang yan is listen, learn. Halimbawa, dinala nila dun sa mura, no fix, no pay. Hindi nagawa. Sa ngayon, pupunta sila ngayon sa'yo. Halimbawa, sa akin. Pupunta sila sa akin. Papagawa nila, nagawa. Ngayon, listen, learn. Ganun lang yun eh. Kasi, ang dami kasing issue na sa pagre-repair ko, guys. Ang daming naging
customers, siyempre nagpagawa sila sa akin. Ang daming mga kwento nila na yun, mga kilalang store pero hindi siya guys nagawa. Tapos na dito sa akin nagawa ko siya. Sabi, buti pa sa'yo sir, nadali mo. Samantalang dun sa kabilang store. Kilalang store yun sir. Malaking kampanya. Sabi nila sir, GP chip na yung sira. Siyempre. Yun, nawala na ako ng pag-asa sir. Natambak na yan sir. Tapos ngayon nakita kita sir, nag-post ka sa Facebook. Ngayon, nagpasikin option ako sir, na atindi na ako sa'yo. Ganun siya eh. Mayroon namang, eto sir, limang technician na yung gumawa nito sir eh. Ayan, ngayon nakita kita sir sa Facebook. Nakita ko sir sa Facebook, tapos sa YouTube channel mo. Dami mo sir nare-repair. Ayan. So, sir, kaya nag-chat ako sa'yo sir, tinanong kita, baka lang sir, try ko sa'yo. Din kung hindi yun magawa sir, i-donate ko na lang. Ayan, ganun kasi yung mga Alam nyo guys, nangyayari, nagagawa siya. Nare-repair siya. Ayan. Kasi sa Pilipinas, bilang lang guys yung marunong sa video card repair. Ayan. Bilang lang sa video card repair yung marunong talaga. Ayan. Kaya ganun talaga buhay. So, sabi nga eh, listen, learn. Ganun lang naman yan eh. Listen, learn lang yan. So, ibigay sa iba. So, hindi para sa kanila yan. Okay, itisingin na natin to. So, wala naman siyang shorted. As you can checking sa test store. So, kadig naman yung test store natin. So, ang problem nito, dinala sa atin, siyempre, possible. Wait lang guys, may customer. Replyan ko lang itong customer guys. So, may inquiries tayo. So, pricing. Paparepair ulit siya guys. Ayan. So, price natin siya. 8GB siya. So, ito 8GB na RX580. So, 2000 yung model ko siya guys. Nireplyan ko siya. Tapos, sisend ko yung aking terms and conditions, shipping details. Para isang basahan na lang niya para hindi na mababa ang chatting. Para hindi maubos yung oras ko guys. Saka yung oras niya. Yan, kasi kagaya niya may ginagawa tayo. Ganun na ba guys? Panagano? Lahat ng, sa tagal nating nagre-refer ng video card. So, lahat ng mga question nila, pinilter na natin, sinala na natin na possibles. Kung ano yung may pinakamaraming question, pinaka-noise. So, yun ang yung ibibigay nating sagot. Isang sagot, price. Isang sagot ng price, labor cost. Sabihin na natin, huwag muna tanongin ang pesa kung magkano kasi hindi natin alam kasi sa iyo yung unit, hindi ko pa na-check need ng diagnosis fee. So, yan yung ganyan. Yan yung aking guys. Marketing.
Pasensya na. So, hindi ko napansin. Naglubat pa lang aking microphone. So, yan. So, nawala yung aking explanation. So, hindi ko pala yung mga sinabi ko nawala. Bale, ng issue nito, guys, ay yung kung hindi ko alam kung anong gamit niya na port. So, no display daw kasi sa kanya. So, yung pinakita ko sa inyo sa monitor, sa screen. So, ito, nagpiping siya, guys, kanina nung sinalpa ko sa HDMI. Tapos ngayon, di yun na nakapansin ko, baka possible kaya walang display sa kanya. Dumumi ito, kaya yun ang problem lilinisin. Kasi may display siya, guys, dito. Pag dito, white yung display. Yan. The next, I think, nawala yata yung busis ko kanina. So, ulitin ko na lang explanations. Ayan. So, possible, nilinis ito nung may-ari. Nilinis. So, ibang liquid yung ginamit. Kasi napansin ko, nilinis siya, yung likod. So, nung nilinis niya, siguro, I'm not sure, hindi ko alam kung anong kwento. Possible, kasi nilinis siya, guys. Nung nilinis at sinalpak niya, no display pa rin. Possible, ganun yung naging issue. Then, kaya siguro no display pa rin kahit linilinis, may mga liquid siyang in-apply. Then, nagkakaroon siya ng resistance. So, kaya siya no display. So, yun possible ano. Then, ngayon, bakit siya nagka-display? Kasi nga, hindi masyado natuyo nung may-ari dahil mayroon siyang liquid na ginamit. So, ngayon, dumaan yung mga panahon, shipping, delivery. So, nagkaroon na siya na na-expose na siya sa temperature. Ayan. So, possible natuyo yung liquid na ginamit. Ngayon, nung sinalpak natin siya, nag-display siya. Yun, nag-display siya. Yun. So, yung unang testing dito, yun nga, pink siya. Possible, kaya baka walang display din sa kanya. Dahil nga, may problema yung port. So, ayan. Yun yung magiging issue. Yun yung possible. Okay? Then, upon checking dito, guys, ito pa yung isang issue. Either nagpalit siya ng thermal paste, so, ang ginamit niya ay peke. Peke na thermal paste. Or mumurahin lang. Kasi, then, pangalawa, hindi rin siya marunong maglagay ng thermal paste. Kasi yung nilagay niya thermal paste dito ay hindi pulido. Butas-butas po siya na parang bulubundukin. Yung iba bundok, yung iba kapatagan. Ibig sabihin, hindi maganda, hindi tama. Okay? Then, kakarampot yung nilagay niya thermal paste. So, meron kasi nakipagtalo sa akin na customer na ganyan. Regarding sa thermal paste, nilalagay niya talagang karampot lang. Tapos yung as in, yun lang yung nakalagay. Actually, guys, hindi yun tama. May epekto yun in the long run. So, nakipagtalo siya sa akin. Mayaman siya eh. Nakakotsi siya eh. Nakala niya siguro magaling na siya, matalino siya. So, yun ang hindi niya alam. So, ganun. Kagaya niyan, hindi right yung paglalagay ng thermal paste. Di bali may pasobra ka. Natural mag-i-exist yan eh. Dito sa tagiliran. Kasi, heatsink and chip. Pag dinikit, mag-i-exist kung talagang may sobra o labis. Ang mali lang naman kasi dyan, yung naliligo na siya sa thermal paste. Yung asin bang super dami na, na para kang nagsayang, naayaman mo sa thermal paste or may naapekto na iba. Kumalat na dito, dito. Yun naman yung super sama. Yun, kaya, ang paglalagay is yung tama lang. Yung bang experience mo, alam mo na bilang halimbawa, technician kasi ako. Siyempre, alam ko na yun. Kaya, ganun yung nilalagay ko. In the long run kasi, usable siya. Yun. So, yun kasi yung kaibahan. Kagaya nito guys, kung pansin ninyo, siguro, baka ito yung nilinis niya dati, gumana, nag-retermal lang siya. Or, natuluyan ang masira dahil nga mali yung ginawa pag-retermal paste. Yeah. So, ipakita ko sa inyo. Saksak yung aking wiring ng keyboard kaya. But, so, we're trying to record with voice. Ayan. So, ito siya guys, sa microscope. Ito yung aking ini-explain. So, bakit mali yung pagre-retermal? So, kagaya nito guys, siyempre may exist naman siya. Kung peke yung ginamit niya, possible peke. Or walang branded na mumurahin. Kasi bako-bako siya eh. Yan. So, sabihin man natin, dinikit natin sa GPU chip kaya siya nagbako-bako. So, hindi po siya ganun. Dapat hindi siya ganyan kapag maganda ang gamit mong thermal paste or maayos yung paglalagay mo. Ayan. Kasi, para sa akin, hindi yan good, hindi maganda. Ayan, kagaya nito, ito walang laman, pero ito mayroon. Napansin nyo? So, not good yan. Then, ito pa yung isang main reason bakit bawal ang display dun sa customer. So, nag-cleaning siya, yun nga. May mga liquid damage, may mga liquid na na-apply.
Kasi makita nyo yan, memory, yan. Baka may liquid pa, kaya hindi siya nagdi-display. Dumaan lang yung mga araw nung dumating dito, nag-display. So, possible ganun. So, ngayon, dahil pansin ko nga, nilinis siya. Ngayon, as yung makikita nyo, ebidensya dito. So, ito yung ebidensya. So, tanggalin ko lang yung, ano guys, another mga screw para pantay siya. Kasi may screw siya sa back plate. Wait lang guys, ha. Ayan. So, pasensya na kayo na wala ng mic kanina. Matsayang yung mga videos na pinakita ko. As in, kahit walang voice, ay recorded pa rin naman siya. Para makita lahat. Kasi hindi ko na mauulit yung nangyari kanina. Upon testing, nawala lang talaga. Nalubat yung ating microphone. Kasi wireless yung gamit nating microphone. Mahirap kasi wire. Dati kasi wire yung ginagamit ko. Ay nahirapan ako. Ayan. So, natanggal ko na. Pantay na. So, ito yung nakita ko dahil nilinis nga siya. Ayan, mapansin nyo. Di ba ang linis niya? Kasi walang video card guys na pina-repair na kung talagang bakit laging pinag-repair ka kung hindi siya ginalaw. Madumi yan lagi. Madumi yan. So, ito yung mga issue. Akin na babe yung kape. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung ating inspections by microscope. So, ayan. Mapapansin nyo dyan. Ito yung reason kung bakit siya walang display. So, ayan. Tingnan nyo mabuti, guys. Napakarami niya ang corrosion, corroded parts. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na tumagal, natuyo siya. Kaya siya, nagkakaroon ng display siya ngayon. Pero in the long run, nagkakaroon siya ng issue. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys. So, diba, linis-linis niya, oh. Samantalang dito, pansin nyo. Oh, di ba? Ang dumi. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Corroded parts. Affected yung mga parts. Ayan o. Oh. Ayan. So, ito pa. At least, buti nga may display siya ngayon, di ba? Isa yan yung issue kung bakit walang display dun sa customer. Ayan. Lalo't na-applyan niya pa ng liquid. So, ayan siya guys o. Oh. Hmm. Di ba? Halos lahat. Kagaya nito. Ito guys, 5 volts ito. Or may entrance to na 12 volts or 5 volts output. Mapansin nyo, itong green na yan, nung basa yan, hindi talaga yan magdi-display or magkakaroon siya ng interruption kung walang 5 volts. No display yan. Ibig sabihin, mayroon talaga siyang issue. Ayan, kagaya nito, crowded din. Ayan. Mapansin nyo, pasalamat nga tayo may display kasi ngayon dahil hindi masyado natamaan yung memory. So, yan yung mga issue. Yan. So, lahat guys, marami siya na corroded parts. So, inspection natin. And, ito yung isa pa. Ito pa guys, oh. Hindi siya fully clean. Ayan yung issue niya. Ito pa, oh. So, darating ang time. Magkakrack yan, guys. Magsushorted kasi yan. Ayan, oh. So, dami, di ba? Ito pa, oh. Pag-ilagay ng ito ay 5 volts output or 1.8 volts output. So, ayan, oh. Napansin nyo. Meron dyang 12 volts, eh. Matik, masisira PC mo yan pag natamit yung 5 volts mo. Okay, magbo-bloated siya na ng MOSFETs. Ayan. So, buti. Walang buhay. Ayan o. Ito. Ayan. Napansin nyo guys. Nasa tapat siya ng gates. Kasi ito, gates to. Then, ito yung grounds. O. Diba? Pansin nyo. Ayan o, guys. Inaamag na. Kasi liquid. Ito. Crack yata to. Sa tingin ko, crack. Kasi parang hindi siya pantay o. Diba? Parang nakaano siya dito. Oh, I see. Tama nga, sabi ko. Crack nga siya, guys. Oh, magayon, may interruption yan, guys, sa display. Sure, either dati kasi shorted siya. Oh, siguro natuluyan na siya ngayon, hindi na siya shorted. Nag-crack na siya, totally crack na siya. So, ayan. Yan yung papalitan natin. Wag ko lang makalimutan. Kailangan natin. Ayan, sira na siya, guys. Oh. So, yan yung damage. Kung bakit siya walang display before. Or yung sinasabi ko nga, pag doon sa extender natin, may display. Pero pag onboard, wala yung display. Magkakaroon niya ng effect. Ayan, ang dami niya guys, oh. Ayan. Oh, so, yun yung issue niya. Ito pa, oh. Buti, magdi-display pa siya. Magandang sinyalis yun, guys, na di-display pa siya. Ayan, dami. Corroded. Yan ay hindi basta-basta. So, matindi yan, guys, ang epekto. So, kailangan natin ng manual cleaning. Okay? Para hindi mawala yung mga pyesa. So, yan ang issue niya. Yan. So, sa likod, sa back, pansin nyo, malinis yung back, oh. Talagang nilinis siya, eh.
Ayan. So ito, ayan, likod dito ng memory. So delikado yan. Possible mawalan siya ng display. Kung walang display, mas mahirapan tayo kasi nga, maghahanap tayo ng issue. So yan. Ito, palikod din ng memory. Sana hindi siya resistor, kaya capacitor. So yan yung ating, ang cleaning niyan guys ay manual cleaning. Hindi natin yan pwedeng paliguan sa microscope o ilagay sa sonic cleaner agad-agad. Kasi may reason kung bakit yung mini-manual cleaning. Para hindi mawala yung pyesa, then ma-identify agad natin, mapalitan natin kung matatanggal na siya. Okay? So, ganun yung pinaka-the-best option natin. Maybe yung kape ko pa, so yun naman. So, ayan yung dumi. So, kita nyo naman. So, ayan, may voice tayo ngayon. So, malubat kasi kanina yung ano. Ayan. So, ayan yung lilinisin natin ngayon. Manual cleaning. Manual cleaning siya, guys. Para maganda. Thank you. So, we take a cookie. Ito mo, ito. Tanghali na yung aking pagkakape. Nakalimutan ko kasi. So, balinghoy ang ating pagkain o tinatawag na kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Mas yan guys, kain kayo? Kain kayo, kumiting kahoy? Yan. Isambayan nyo natin ito. Tawag dito guys, ay manual cleaning. Ito kasi yung... Naluluugan ako po sa salita. Ito kasi yung the best way. Pag-repair ng bite card. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, iba pa rin yung may experience at yung walang experience. Hindi yan nadadaan sa cleaning lang. Yun yung tatandaan nyo. So, napakaraming ano guys, sa... Siyempre, hindi naman natin masisisi talagang nila lang ang tao, iba't ibang ugali. Napakarami kasi ng pilosopo at saka magulang. Ang dami guys, ang dami ko kasi nakakausap. Siyempre, dami tayo customer eh. Iba't iba na nasa lamuhan natin. Ayan. Siyempre, sinishare ko lang din sa inyo para at least makapulti idea paano kayo makapag-adjust. Baka sakaling ma-experience nyo kasi sa Facebook, guys. Lagi ako, guys, nakaharap sa Facebook. Ang dami nagpo-post yan sa Facebook, eh. Nahingi ng idea. Ay, ano, ba't post yung ganito? Ba't kaya yung ano, customer ko, ang pangit ng ugali? Nagmumura pa nga, guys, eh. Ganto, ganto. Ano ba? Dapat ko ba? Isuli ko na lang yung pera niya. Kasi, pinagawa niya sa akin. Wala naman display. Nung napad-display ko, sasabi ng customer, ganun, ganun, ganun. Ayun, diba? Yung sasabihin, hindi daw nagawa, hindi daw nagawa. So, nagkausap naman sila. Nagkakaroon ng agrihan. Subukan daw. I-try, i-try. Pero sabi nung technician, may bayad dito, sir. Eh ngayon, nung matapos ang lahat, nagawa, nagka-display, tapos dumating sa kanya, dinala sa bahay. Ngayon, binabawi lahat ng ibinayad. Pero ang napag-usapan is, may bayad, sir, may diagnosis pa tayo ganito. Yun yung masakit, guys, eh. So, bagamat ang tao ay pinanganak na iba-ibang ugali, pero sana hindi naman ganun. Kasi kawawa naman din yung mga technician. Kung ang napagkasunduan naman ninyo ay magbabayad kayo ng diagnosis fee. Eh. Kasi, tapos ang ikakatuwiran kasi, no fix, no pay dapat. Sumali kasi yung guys. Yeah. Kayo, halimbawa, halimbawa guys, yung ako, ilalagay ko yung customer, yung sarili ko. So, as a customer. Halimbawa, pupunta ako dun sa isang technician. Siyempre na yung technician, tatrabaho yan. Abalahin ko yan. Ngayon, tayo naman, pag minsan nagbibigay tayo ng tip, palagay ng tip na lang natin sa kanila. Magbigay tayo naman, kahit tip lang. Ngayon, inabala natin yung technician, yung oras niya naabala. Sa halip na nung time na yun na sana, na na-allocate natin, ay kumita yung technician. So, inabala natin siya. At least magbigay tayo ng, ano, common sense man lang na, as in, bigay tayo, diagnosis fee, yan, magawa man hindi, o hindi man magawa. Kasi, nabala natin siya eh. Kawawa naman yung technician, may pamilya din yun. Laging ganun guys, kasi hindi naman sa,
Hindi naman sa buong maghapon ay minsan palaging kumikita. Hindi naman araw-araw kasi kumikita yung technician eh. Kawawa din yan guys. Kahit in your part naman kasi. Kaya ako guys, pag nagaganyan, nagbibigay ako, nagtitip ako eh. Ay, kahit nga delivery lang ng tubig sa akin dito, nagtitip ako eh. Laging may tip yun guys. Ganun kasi yun. Hindi man ako mayaman, pero nagbibigay ako kasi need nyo maunawaan, ma-understand na yung isang tao na may needs din siya. Alam natin, maliit lang yung kinikita nila. So, bigay mo lang tayo ng tip. Yun ay pampatabayan ng puso at pampakonsuelo. So, bahala na ang Diyos na mag-ano sa atin, magbalik. Ganun kasi yun. Kaya dun sa mga nagpo-post sa Facebook na mga ganyang issue. Kasi nababasa ko siya guys eh. Siyempre, sinishare ko lang din. Ay, sana, huwag na lang, huwag din kayo magmura kung mag-post kayo ng ganun. So, paunawan nyo. Mas maganda kasi dyan is kausapin nyo yung customer. Ipaunawa nyo. Bago magpagawa, makipag-deal kayo ng maayos. Maayos na usapan. Kasi, ganyan kasi dapat eh. Maayos na usapan bago magsimula. Kung hanggat maaari nga, tanggalin nyo na yung no fix, no pay na yan eh. Kasi isa yan sa nakakasira sa mundo ng mga technicians at customers. Kasi yung iba, ganun ang nangyayari. Yung mga ibang mga customer, ganun yung mga nagiging ugali na no fix, no pay. Kaya hindi sila nagbibigay. Mga kuripot ang tawag. Hindi nila na-understand kasi yon. Kawawa naman. Diba? Yung industry ng repair. Samantalang malaki yun na itutulong ang industry ng repair. Tapos, kung yung mga technician naman, kung may galit dun sa customer, wag nang i-post na nagmumura sila. Kasi ang pangit. Sumasalamin kasi yung inyong Facebook as your profile. Sumasalamin na ikaw yon. Na ganun ang ugali mo na palamura ka. Pangit yun guys. May nakita kasi ako sa Facebook eh. Ilan ang member ng isang groups? 30,000. 60,000. Ang dami guys. Lahat yun ay nakakakita sa'yo. Nagmumura kang tao. Pangit yun guys. Kung may mga batang nagbabrowse, minor de edad, makikita yung ganun na nagmumura ka, minumura mo si customer na sabi mo, pangit ng ugali. Dun sa ganun kasi guys, parang ang mangyari dyan, manalamin ka na nagmumura ka. Diba at makikita mo sa iyong sarili na ang minumura mo ay yung iyong sarili. Yung sa pagmumura mo sa iyong customer. Ganun kasi yun guys, kaya dapat hindi ka nagmumura. Kasi sa halip na ikaw maging mabuti dun sa post mo at yung customer ay yung masama. Hindi, baligtad. Parehas kayo masama. O, ikaw ang magiging masama sa lagay na yun. Kasi nagmuminamura mo siya eh. Kasi yung nakita, nabasa ko kasi guys eh. Mumura siya eh. Sa gabi niya, GG si ganito, customer, ganun-ganun. Tapos hingi ako payo sa inyo. Humingi pa ng payo. Sabi, hingi ako payo. Ano bang maganda nga dito? Balik ko na lang doon sa GG customer. Ibalik ko na lang daw yung ba yung pera niya, ganyan-ganyan, para wala maging issue problema. So, nag-post kasi siya ang ganun eh. O, hindi ko na ibalik kasi bayad nga, yun yung napag-usapan namin eh. Magawa't hindi. Ayun. So, dapat hindi tayo mag-GG. Pangit kasi. Ang nilalaglag lang din natin sa sarili natin. So, na napagpalayan tayo ng juice, na magbigay pa ang juice ng another customer. So, baka hindi ka lalo bigyan. Pangit yung ganun. Minado naman tayo lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Pero, lagi maging lesson learn dapat. Lesson learn na lang. So, ngayon, bumuo ka sa yung marketing strategy. Na kung ganun ang ginawa sa'yo ng customer, so pagpasensyaan mo na. Customer yan eh. Kung talagang ayaw, wala. Di, isipin mo na lang. May mas madadati. Sabi nga nung mga iba, may darating pang masigit pa dyan. May mag-customer pa tayo dyan na mas malaki pa yung kikitain natin kisa dyan sa halagang 500 pesos o halagang 300. Ganun yun eh. Meron pa naman talagang darating na mas customer eh, na mas maayos. Baka mag-tip pa sa'yo ng 1,000 eh, di walang sinabi yung kinasamaan mo ng loob na customer. Ganun dapat. So, huwag magmura. Huwag pairali ng init ng ulo. Bago makipag-deal, maging lesson learn na lang.
bago makapag-deal sa customer, sabihin yung ano. Kasi ganun guys ang ginagawa ko eh. Pansin nyo sa mga customer ko eh. Sinesend ko buong details. Kahit mahaba yan, basahin nyo at may terms condition tayo. Kaya yung iba, guys, hindi siya akin nagpapagawa. Kasi matik, prangka talagang alam nila na yun yung terms and conditions. Para hindi na sila magpagawa. Ibig sabihin, mapilter natin. Yun dapat na magpaparepair lang sa atin. Ano siya? Mag-ano kayo, mag-build kayo ng terms and condition nyo, marketing plan. So, para hindi na kayo magpo-post sa Facebook, sabihin nyo, GG si CC. GG si CC, ganito si CC, ganito si... ano yun, guys? Para kasi nananalamin lang tayo nun sa salamin. So, yung ginagawa natin, guys, dito sa repair, as you can see, continuation lang. Di baling mabagal, matagal. Pero ito kasi yung the best, guys. Kasi ang inaano natin dito, pag video card kasi, halimbawa, no schematic kasi tayo, no board view. Ingatan natin tumalbog yung pesa o matanggal. Especially on resistor and transistor. Kasi nga, no value tayo. Hindi natin alam. Yan. Kaya minamanual, mas maganda yung manual. Makikita mo kasi siya kung halimbawa, mas malaki kasi yung chance siya ngayon. Kahit medyo matagal. Kagaya nitong ginagawa ko, minamanual kayo na ganito. Yung mga paa kasi niyan, makikita ko kung dapat na ba siyang palitan yung resistor. Din, masusukat ko yung resistor. Kung ano yung existing value. Kasi sa video card naman, bibihira naman yung change value ng mga piyesa sa video card. Kasi lalo't especially mga liquid damage. Bibihira siya, guys. Kalimitan, disconnected siya. Yan. Mas mataas pa rin kasi yung chance ng disconnection. Sa kasi video card, limitan, corroded lang yan, guys. Kagaya nitong nire-repair natin. So, ganyan ako nagre-repair ng video card. Ito, maswerte na tayo dito, guys. Matik, kita na natin yung kikitain natin dito. Kasi this is no display for customer. So, na-inspection natin na may issue talaga siya. May mga corroded siya. So, ibig sabihin, nung mga time na yun, baka basa pa siya. So, ngayon, sinisira na ni corroded ito mga piyasa niya. Ayan, at least, maswerte tayo may display. Nagpakita pa rin ang ebidensya na may display. So, ngayon, ang solusyon na lang ay tanggalin talaga itong ano to. Mano-mano. Ayan. Yun yung pinaka the best. Yan. Yan. Pag isa-isa kasi siya, kita naman natin yung corroded pa. Mas maganda. Para hindi matanggal yung pyesa. Palagi ko yun guys ginagawa sa mga repair ko. Mapansin yung repair ko, hindi mabilisan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa akin, may bayad lahat guys. May diagnose fee ako. Hindi ako nag-accept ng no fix na pay. Lalo na mga customer na naghahanap ng gano'n. Hindi guys. Sayang oras sa gano'n. Not economically yun. Paano kung sa maghapon ay wala kang ma-repair? Eh, kawawa. Wala kang may uuwing pagkain sa mga pamilya mo. Maganda lang kasi yan sa mga empleyado. Eh. No fix no pay. Kasi matik may sahod tayo eh. Kalimitan yung mga no fix no pay sa mga empleyado sila. Halimbawa, nasa SM sila. Kasi yan, lalaki ng mga renta dyan eh. Upa sa SM eh. Kalimitan ganun eh, no fix no pay. Pero kung alam mo na, halimbawa, ako technician dyan, alam ko naman sa sarili ko na kahit hindi ko na kailangan yung no fix no pay para manghakit ng customer. Kasi alam ko, eksperto ako eh. Oh, parang gano'n, hindi naman sa pagmamalaki o tinatasan sa sarili. Yung bang kapasidad mo, alam mo na hindi mo na kailangan yung no fix no pay, may customer ka. Kasi yung mga no fix no pay na yan, okay, pag hindi yung nagawa, punta yun sa'yo guys. Hindi yun, hindi ko guys, hindi ako nagmamayabang sa inyo. Ganun lang yan, pupunta yan sa inyo, mapagawa yan sa inyo. Yung galing sa ibang, ano. Kasi, alam mo sa iyong sarili na marirepair mo yan. Hindi ngayon, sa'yo mapupunta yung customer. Ganun kasi yun guys eh. Kaya, isang marketing strategy ko, hindi ako nag-accept ng no fix no pay. Wala yan. Walang ano yan eh.
Saka na inopix na opinion pag wala kang customer. Di ba? Pero pag dami mo mga customer ay doon ka na sa sigurado. Para siguradong pipila na magbabayad sa'yo, magawa't hindi. Ayun, napansin nyo guys, oh, minamano-mano natin yan. Oh. Para makita ko kasi yung huwalin yung pesa na not connected. Kasi ang hirap guys sa GPU. Ang GPU kasi guys, parang ano kasi, nagre-repair ka ng chip. Chip mismo yung nire-repair mo kasi lahat sila connected. Minsan kasi, ano ba, pag dead yung isang 5 volts, alam mo, minsan, hindi lang naman yun yung issue sa 5 volts section. Kaya minsan, habang nagre-repair, yung tumatakbo na yung utak mo na, nire-repair mo na sa utak yung nire-repair mo. Parang ganun. Yung talagang, ganun ako guys, mga nagre-repair yung, mapapansin nyo sa video ko, sa mga live natin. Pag sinabi kong chip, chip na yun guys. Hindi ako na, hindi ko na para pagkasaya ng panahon. Hindi kailangang sayangin ang oras ng customer. Sabihin na yung totoo. Hindi yung gagawan mo ng paraan na gumagana pa siya. Pwede pa siya. Naku, sakit lang yan sa ulo. Balik yan sa'yo. Sabi na ko sa'yo, eh boss, gumana naman ng una. Kasi yun, nagagamitin mo yung warranty. Eh, sakit lang yan sa ulo. Ayan, so mapansin nyo yan. Ganyan guys, linis niya, di ba? So malinis siya. Kung kumpara kung isusunik mo agad yan, hindi yan makiklina ganon. So hindi makikita yung issue. Kung saan siya nagsimula. Kasi kung minanual mo siya, makikita mo siya kung saan siya nagsimula yung issue. Kasi ako guys, kahit nga no display, nililinis ko pa rin siya ng ganito. Magawa't hindi. Kasi mas the best yun eh. Mas malaki yung chance na makita mo yung issue. Magiging ano po pa yun eh. Magiging study mo pa yun eh. Ayun pala ang issue noon. Ngayon, nakaprogram na yun sa utak mo. Kaya sa susunod, ay, ito ang issue niyan. Automatic, parang ganun. Kasi nga, may nagko-comment nga guys eh, sa... nagko-comment sa YouTube ko eh. Sabi nang uhula daw ako guys. Hindi nila alam na nakaprogram sa utak ko yung mga sinasabi ko. Alam ko na yung sinasabi ko. Hindi yun nang uhula guys. Talagang alam na talaga na sa utak ko na yung nakaprogram na. So, gaya na, may mga nag-training na sa akin. May mga nag-OJT na technician. Sana. Kaya lang hindi nagtuloy. Alam nyo, nakita ko yung sarili ko sa kanila na iba talaga yung expert sa hindi expert. Yung nasa utak ko, nakaprogram na. Alam ko na agad na yun yung sira. Pero yung nagre-repair na ina-OJT ko, nagtitraining na magiging technician ko, hindi niya pa alam na yun yung sira. Kahit na yun yung nawawala. Parang layo talaga ng diferensya nung sabi nga eh, expertise na ano. Kaya pansin nyo dun sa ibang video ko, tinuturo ko, ay ano na to, wala to, sira to, eh kaya wala yan. Tapos, kasi may nagko-comment guys eh, sa YouTube natin. Sabi niya, eh, nanguhula lang yan. Nanguhula ka lang naman pala eh. Nanguhula-hulaan mo lang. Ganon, parang nakipag-usap siya sa salamin. Laging ganon guys. Huwag kang bitaw ng salita na hindi mo alam. Makapapahiya ka. Kung ikaw may mayaman at alam mo nakakahigit ka eh. Minsan kasi ganun yung tao eh. Malimit kasi sa mayayaman tao eh. Or yung mga taong pinanganak tinatawag na squatter. Na yung ugali nila yung ganun. Ugaling squatter. Yun yung malimit. Na handang makipagtalo. Makuha yung gusto. Mas magandang kausap minsan talaga yung mga taong literate na nakakaintindi. Kasi masarap kausap na tao yung nakakaintindi. Super sarap. Kahit na, ano ba, nagpa-refresh siya ng video card. Boss, ano? Gcash mo, boss. Kahit donate na yung video card, kahit binigay niya na sa'yo. Boss, gcash mo. Para yung, ano man, bigyan man lang kita kahit pang ano dun sa
merienda mo kasi tinira mo GPU ko tapos at least nalaman ko na talagang ano talaga. Talagang kitang-kita ko naman boss na ano kaya GCash mo boss ha? Bigyan kita na ano. Kasi ganun guys, mayroon talaga mapilit. Talagang nagbibigay talaga sila. GCash, iniingin nila GCash ko. Mayroon ganun, napakababait guys. Yung nakakaintindi talaga. Alam nila talaga yung ano, yung sila yung mga literate person na naunawaan nila yung mga bagay na ganun. Kaya nga sila yumayaman eh. Kasi nakakaintindi sila. Iba yung yumayaman na pangit ng ugali. Yun hindi nila madadala yun hanggang hukay or biglang makakaroon sila ng katapat na ganun. Ayun. Parang nangyayari doon, ginagamit lang nila yung kayamanan nila para magmataas. Minsan ganun eh, may mga taong ganun. So, dami ko ng kasalamuhan ganun eh, customer. Pangit yung ganun. Yung masyadong mapagmataas. Nagkakaroon din yun ng katapat. Ang mga ganun. Dapat pantay-pantay. Huwag masyadong mataas sa kapwa. Kasi pantay lang ang paa natin lahat pag namatay. Kayamanan din yung madadala sa hukay. Maaring may pamana yung susunod. Subalit, kapag dating ng araw ng paghuhukom, diyan ka huhusgahan sa iyong ugali. Kung tama ba yung ginawa mo. Yaman mo, di mo yun may babayad. Wala kasi ng tao, tapos na yung buhay natin sa pag tayo namatay. Yun yung ano nila eh, paniniwala. Or ano. So wala namang issue tong mga to. Talagang kakainin na lang siya ng kalawang. Sana so, magtagumpay tayo dito sa ating nire-repair na to. So, inutay-utay ko lang siya guys. Binabasa para makita ko yung may issue. So far, wala pa naman ako nakitang pesa na natanggal na. Sinisimulan pa lang silang kainin ng kalawang. Yan. So, pagka ano, isusunik cleaner natin itong mga to. So, we have 32 minutes, mag-isang oras na. May nauna pa tayong video. Ayan. So, I think tapos na yung cleaning natin. So, ito. Sa tabi ng side ng memory na to. So, i-cleaner na lang natin yung iba. Yun o, kinakain siya ng umido. Yun ang sumisira kapag hindi na sunic cleaning. So, iba pa. Okay. Okay. So, yan. Tapos na. So, ganun lang siya, guys. Pag mag-ano. Pag ako nagre-repair. So, tanggalin lang natin to. Para hindi na siya makasira. Kasi binubutas na niya na yung ano eh, joining niya, joining lines sa kabilang linya.
Papunta dun sa harap ng board. So, possible tong sa memory. Baka yung mga balls niya sa ilalim ng memory. Tama na. So, okay. Capacitor lang to. So, hindi naman siya resistor. So, bagamat is small, important po yan. So, ito. Likod dito ng memory. So, very important. Very important parts. So, yung kapasi, ano pala, oh, likod ng chip. Meron din. Ito, nagkaroon din siya ng omito. Polar green. Tapos ito. Buti, nai-display pa siya. Sana nga lang, pag nag-load ng drivers, eh, matitik pa to. So, yan. So, I think it's time to clean. Normal cleaning. Okay. Ayan. So, lagay na muna natin ito dito. Mal cleaning na. Okay, kain muna tayo ng... Tapos sa kanilang illumination guys. 4GB lang to, 1660. Tanggalin ko muna pala yung face. Pag hindi nyo kasi tinanggal, in-apply nyo na liquid, papasok yun sa VRAM at saka GPU chip. Lagi nang tinatanggal. So, gamit ko lang naman dyan na yan, tissue. Dandaan lang kasi para hindi matanggal yung mga capacitor sa paligid ng GPU chip. Kasi may mga capacitor po yan. Yan. I-cleaning na natin siya. Ang gamit ko ay lacquer blue. Dahil ito yung gusto ko at ito yung mas the best para sa akin. Tapos ang gamit natin Sunic Cleaning ay Sunic Cleaner ay ano, tawag dito? Alcohol ang gamit ko. Mahal din naman kasi yung mga binibiling ano eh, Sunic Cleaner na mga liquid. So, Sunic Cleaner, after that. Yan guys, sunod-sunod yung repair natin na Gigabyte RTX 3070 8GB. So, sunod-sunod siya guys. So, mga galing sa ibang technician, yun, dinala din sa atin. Yun nga lang, malaki lang yung repair cost ng iba. Kasi nga, dinala sa ibang computer technician, yun, hindi naman kaya. Wala, patak din sa atin. So, na-repair natin. Very thankful nga yung, ano, yung isang may-ari. Galing siya ng Thailand. So, taga-Bacolod si Sir. Galing siya ng Thailand.
vacation yata siya or work. Tapos, dinaan niya dito sa atin yung video card niya na Gigabyte RTX 3070. So, galing na daw sa technician yata eh. Hindi ko lang matandaan. Parang galing yata eh. Kaya lang hindi nagawa. Tapos dinala sa atin. Ayun, nagawa natin. Okay. So, open natin yung ating tweezer. So, natanggalin ko yung capacitor dito. Itong sira. Possible shorted dito before. Kasi nag-crack siya. Yan. Latest version na ito ng 1050 Ti. Na, ganito rin yung model ng ganito rin yung design ng 1050 Ti na Asus. Kasi Asus to eh. Ito, ginawa lang nila, binachinage lang nila yung GPU chip na naging siya. Ayan, na latest version na lang yung chip. Yun lang yung Pero yung design niya, parehas eh, dun sa 1050 Ti na Asus. Parehas siya ng design. So, binago lang yung chip. So, mapansin nyo kung nakapag-refer kayo ng alas parehas lang. Tanggalin muna natin tong ito. Okay, tanggalin ko muna yung capacitor. So, we need to clean. Okay, ang value guys nito, capacitor, kung bagamat tanong kayo, so, ang malimit, mas mata, iba ang value ng Asus board sa mga ibang tawag dito sa ibang video card board. Okay, iba po ang Asus. Kapag may papalitan kayo sa Asus, in case may papalitan kayo, kumuha po kayo sa same Asus lang din. Kasi iba po ang value ng mga capacitor ng Asus. Okay? For your understanding lang. Ayan. Baka kasi kuha lang kayo ng same size, same ano. So, mag-iba po yung parad ng microfarad. Same lang naman, voltage. Pero ibang po yung parad ng pang Asus. Okay? For idea lang po. In case na, yan. Okay, tanggalan natin. So, crack na po siya. So, kuha tayo ng pang Asus. Wait lang. So, yung ating mic kasi.
para nakalimutan ko, ilagay ang ating mic. Sabi ko na sinabi, nakalimutan ko yung mic. Ayan, so tatanggalin na natin to. Sa bisok, bicol lang tayo kukuha. So, hindi natin siya iaangat via ano, kasi masisira yung ano niyan pag inangat nyo. Ang dahan-dahan. So, may t-shirt naman tayo. T-shirt na lang natin. So, madali kasi tanggalin kapag nag-apply tayo ng low melt solder. Ayan. Mas madali siyang tanggalin. Minsan kasi nagka-crack siya eh pag ginamitan natin ng ano. Ayan. So, lagay natin siya dito. So, kailangan ko ng microscope. Para mas maganda, mas pulido. Yan. Okay na. Okay. It's done. So, isusunit cleaner ko lang ito. So, hindi ko na sasama sa ano. Para ma-reduce yung oras, yung time. So, sala ko lang po sunit cleaner, okay? Then, stress test natin, guys. After, ano, sasala ko siya, simbolin ko na. So, yun lang yung the best option dun, guys. Yun lang naman yung ano. So, hindi ko napapakita yung pag-assemble. So, madali lang naman yun. So, very basic, okay? So, cleaning ko lang doon sa sonic cleaner sa likod. Then, update ko na lang kayo for stress test. Okay, medyo mahaba na yung video natin. This is 50 minutes. Tapos, yung naunang video na naputol. Kasi nga, mayroong nagtawag kanina. Ayan. So, update ko na lang kayo later. Okay, para hindi masyadong mahaba yung video. Ayan, guys. So, ito, update lang doon sa nirepair natin na video card kanina. So, di ko rin pala nabago yung ating, ano, yung... So, title natin. So, ASUS yung nire-refer natin. Okay, ito na po siya, guys. Na cleaning na natin siya din. Ito na yung stress test niya. Ayan, guys. So, running na po siya in good conditions. Ayan po siya. Working fine. So, sabihin ko na lang. Medyo hindi kita sa video siguro. Ha, ito. So, specs natin. ASUS 1650. 4GB DDR5 po yung memory. And 128-bit. So, ito po yung kanyang stress test time niya is 36 minutes. So, lampas na pong kalating oras.
So, ibig sabihin, gumagana po siya, maayos, walang issue, walang problem. So, ang kanyang clock, GPU clock is 19, 1905, then memory clock, 2000, ginagamit natin as of today. GPU temperature is 66 degree. Yan po yung ating stress test time. Okay, may video na ito, send ko sa, na-send ko na sa ating customer for, ano niya, explanation, then ano, pinakita ko na yung mga sira, as you can see. So, yun sa una natin video. So, ayan po. Okay na po siya, guys. Working na po. Ready to ship na papuntang Camarines Norte from Taguig City. Okay? So, ayan. Tatry ko na lang din ulit ito sa games para makita ko kung may mga issue-issue pa. Pero, I think this is 100% working po. Wala nang issue. So, I'm trying to play yung games lang. Para, try lang. At least, makita na rin natin. Kasi, iba pa rin yung nagpe-play ng games. Pero yung stress test, guys, is full na yan. Full load na yun kasi stress test natin sa GPU. Okay. Tapos ito namang sa games, mahina lang ang load na gagamitin natin ito. Kaya, ano, minor lang yung ano yan. Kaya, hindi yan bibigay sa games. Sa stress test pa lang, bibigay yan. Kasi mas full load yung ginagamit. So, ito, games lang kasi ito. Mahina lang ginagamit nitong ano eh. Load. So, degree ang temperature niyan. Mga ano lang yan. 34, 40 degree, ganyan, 45 degree, samantalang sa GPU load is 100% niya, is iinit yung chip niya ng 66, ganyan, din hanggang 83, ganyan. So, yan, tatry natin, tinatry ko sa games. Pero okay na po siya, guys, don't worry, it's working fine. So, ready to ship back na po. Ayan, so ayan po yung aking in-update sa ating repair. So, yung may guhit dyan sa monitor, so monitor ko yan. Yung may dot na black, sa monitor ko din yan. Pantesting lang kasi yan eh. Kaya, ganyan talaga, pantesting lang po siya. So, yan po yung ating na-repair as of today. So, ngayon po ay January 27, 2023, 12 PM po ang updated sa ating oras at time as of today. Isa na lang yung pila natin, may repair tayo doon na... So, yun ay Gigabyte RTX 3070 8GB from, malapit lang yata yun, para Mandaluyong City lang. Okay, tapos may repair pa ako dito na laptop motherboard. This is Huawei, yeah. So, mga Huawei na ano, mga disposable board. So, wala, no board view guys ito, no board view. Walang schematic din. So, wala tayong donor. Yan, so ang problem nito guys, not charging. Okay, pag dinirekta natin, gumagana may display. So, yun ang problem ng display. So, may mga sira itong piyasa. Charging, kasi Type-C IC, sira din siya. Bukod sa sira yung Type-IC, charging IC, sira din. So, okay, nung napalitan natin yung charging IC, nagkaroon siya ng, nag-detect na ng charging IC na may nakasalpak na charger. Pero, hindi siya nag-charge. Then, hindi siya gumagana. Okay, no response pa rin. Ngayon, so, sira pa rin yung kanyang Type-C IC. Yan, so, subukan ko itong ilagay pong gagana. Okay? So, yan pong ating update sa video card repair ngayong araw na ito. Okay? So, muli, nagpapasalamat ang Workshop X Video Card Repair sa inyong lahat ng pagsubaybay at panonood po sa aking YouTube channel. Okay? So, salamat po. Hanggang sa muli. See you on the next video. Bye-bye.